Anong oras ka, Fred? Game, sigaw! Galing sa booth mo! 2 minutes makalipas ang 2 p.m. Sa asensadong siyudad, marami ang mga oportunidad. Tila nagmamadali ang lahat. Nais na makamit ang pag-unlad. Buhay Metro! Tatalakay sa napapanahong issue, usaping pangtahanan, latest fashions, at mga tips mula sa mga eksperto. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzalez, Buhay Metro! To be in your children's memories tomorrow, you have to be in their lives today. Ah, ganun. Hindi pwedeng absent. Sige. Di absent ka rin sa kanilang memories in the future. Alam, pwedeng absent eh. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang edisyon. Ang programang maghahatid po sa inyo ng inspirasyon sa halip na Alta Presyon Buhay Metro. Ako po si Aida Gonzalez, ang dati po nagbibigay sa inyo ng gabay sa mga dinadaanan niyo po sa lupa. Pero ngayon, ginagabayan na po kayo kasama ang buong team ng Buhay Metro sa mga dadaanan po nating traffic. And then, sa mga dadaanan po nating pare-pareho patungo sa langit, kaya ano pa hinihintay nyo? Tara na po, sabay-sabay tayong maglakbay. Enjoy po natin ang paglalakbay na yan kahit maulan. Paano ba natin ma-enjoy ang paglalakbay sa gitna ng ulan? Aba, may kayo ng payong. Dala kayo ng payong. Yun. Yeah, anong ibig sabihin nun? Kahit daw po marami pa rin tayong challenge, ang ating gawing yung ating gawing prayer, bigyan tayo ng matibay na payong na kayang sumalo noong malalakas na ulan, malalakas na challenges, di ba? Ayan. So, at ito nga po yun. Paano, sino ba yung payong na pwede natin gamitin na talaga? Yung pong ipamaneho natin kay Jesus ang ating buhay. Siya po ang gawin na nating piloto. Siya po ang gawin nating payong. Yun pong pamamaraan niya. At kapag yan po ating nakagawian ako, wala pong duda, 100%, isa pong buhay na kaaya-aya, mapayapa, at hindi po natin mai-imagine sa ganda na destinasyon ang ating mararating kahit na andyan pa rin si COVID-19. At ngayon daw meron pang mas transmissible na variant. At dahil ngayon po ay araw ng Martes, Buhay Metro, Pamilya pa rin, edition po ang ating tema sa hapon na ito. Kaya ang ating regular teammates tuwing araw ng Tuesday, Pamilya Mia. Sa pangunguna ni Pastora Jenny Mia, pero minus Zoom, ganon. Sa linya lang si Pastora, hindi pa rin natin siya makikita. Pastora Jenny, how are you? Magandang hapon. Welcome back sa ating discussion ngayong hapon. Magandang hapon, Aida. Talaga magandang hapon. Ang hirap ng internet dito kasi umuulan. Oh, only in the Philippines. Only in the Philippines. Hindi lang alam kung bakit ganon. Pag umuulan, medyo mahirap ang internet talaga. Ayun, nahihirapan ang mga estudyante tuloy ngayon kung paano gagawin nila. Di ba? Siguro pa, Pastora, siguro pag nanalo yung... Ay, huwag, kakampanya ko. Magandang hapon po sa inyo lahat. At magandang hapon po sa buong sambayanan ng Pilipino dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Medyo traffic ngayon dito sa Antipolo kasi may mga campaign-campaign dyan sa labas. Yes, opo, ang traffic nga dito rin sa may Pasig area. Dito naman, dahil dun sa ulan yung ano. Kasi dito talaga sa ano, no? Kasi pag merong mga konti, kasi mga flash flood, di ba po? Mga motorista kasi, dahan-dahan niya na tumatawid doon. So, bumabagal. Alam nyo naman, kahit isang minuto lang madelay yung mabawas doon sa flow ng traffic. And then tuloy-tuloy naman ang dating ng sasakyan. Ano po kasi yun? Mabilis na, okay. Nagbi-build up. Ayan. Ang sabi ng traffic. Ano kasi mo dito? Diyan ba sa inyo? Malakas? Kanina po malakas, pero ngayon ambun-ambun na. Yung tawag sa probinsya, tikatik. Di ba pag ganun yung ulan, matagal matatapos yung tikatik? Oo nga. Oo, mabuti pa yung isang bonggang buhos na, and then biglang maliwanag na ang kalangitan. Di ba alam mo tapos na yun? Ngayon po wala ako Akong natitigil na kanina. Opo, ngayon wala ako nakikitang blue.
Puro gray. Yeah, oo, puro gray siya. Mm-hmm. And sabi naman ng iba, ayan, kahit pa paano naibsan nga yung init, di ba? Masarap daw matulog. Nako, yung mga listeners natin, ha? Bawal kayo matulog, ha? Ano ba talaga? Tag-ulan ba o tag-ulan? Tag-ulan. Tag-araw po. Ano po kasi, kahapon, hindi ko lang nakita yung details ngayon. May nabasa kasi ako, meron tayong low pressure area. Mm. May LPA. Hindi ba usually ang low pressure area ay pagka nagtag-ulan na yan, pero pag tag-araw, parang medyo, talagang may climate change, ano? Opo, may talagang mga pagbabago na tayong nararamdaman talaga, whether we like it or not. Opo, yun. Kaya lagi lang talagang ready ang ating mindset, no, Pastora? Mm-hmm. Yeah, oo. So sa ngayon po, umuulan pa rin dyan ang basa, pero mahina. Dito sa amin? Apo. Hindi, medyo malakas. I see. O, sige pa, Pastor. Bago po ang ating kwentuhan, bigyan niyo po muna ang ating opening prayer. Go ahead po. Okay. Lord, salamat po sa hapon na ito na pinagkalog niyo sa amin. Alam po namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay nangyayari dahil meron ka pong layunin sa iyong mga anak. Kuminsan lang, hindi namin maintindihan dahil ang amin ang naapektuhan madalas ay aming emosyon, yung amin pong pisikal, at maging ang pag-iisip namin, Panginoon. Hayaan niyo po na ikaw ang magpalakas sa amin para higit na maunawaan namin kung ano ang plano mo sa amin, Panginoon. At lahat ng bagay magagawa namin dahil sa iyo, Kristo, na nagpapalakas sa amin. Ang dalangin po namin, maunawaan po ng bawat isa na ikaw lamang, Panginoon, na makapagbibigay sa amin ng kalakasan upang maharap namin ang mga challenges sa buhay namin. Sapagkat nasa iyo lahat ang pag-asa. Wala kaming makukuha ang pag-asa sa tao sapagkat madalas ay nabibigo po ang bawat isa. Kapag tao ang inasahan, kapag pera inasahan, anumang bagay na material na aasahan namin, mabibigo kami. Pero ikaw, hindi ka namin nakikita, pero alam po namin nandyan ka at pwede kang tumulong sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na nagmamalasakit sa amin sa lahat ng panahon. Basta tumawag lang kami at ipagkatiwala namin ang buhay namin sa iyo. Naniniwala po kami, Panginoon, mararanasan po namin ang kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, sa hapon na ito. Tulungan niyo po kami ni Aida na ikaw po ang maging inspirasyon namin upang maging inspirasyon din kami ng iba, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you, Pastora Jenny, para po sa ating opening prayer. So ano na ngayon tayo? Ready na? Ready na matulog kayo talaga? Ready na kayong makinig? O ano ba ang balita? Ayun po ang sinasabi ng mga otoridad, Pastora, is huwag talagang magpakampante, tuloy-tuloy pa rin tayo magsusuot po ng face mask. At hangga't maaari, nakakadaluman tayo sa mga gatherings, pwede naman kayo mag-usap ng 1 milya ang layo, edi gawin natin yan, di ba? Ayan, kasi lalo pa nga ngayon, nandyan pa rin naman ang virus. Anyway, ang isang bad news patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil chain reaction. Ito yung impact naman ng napakataas na presyo ng produktong petrolyo, Pastora. Mataas ba dyan ang gasolina sa Antipolo, Pastora? Oo naman, mataas. Same pa rin, iba. Opo. Pero napansin ko, binaybay ko yan, di ba, galing ako dyan nung napansin ko, dyan sa may Ortigas Extension, maraming gasoline station na mas mabababa talaga siya kumpara dun sa Big 3, no? Oo, marami talaga. Oo, malaking bagay po yun. Anyway, sige, Pastora, ano po ang inyong ibabahaging kaalaman ngayong hapon na ito? Naku, exciting ito, Aida. Kasi, ang pag-uusapan natin ngayon ay human rights. Ano ba paborito ni Digong yan. Lalo pa nga sa biblical aspect. Ano ba ang human rights?
Nako, ayan. Oh, napakahalaga niyan, Pastora. Kasi ano yan eh, paborito ni Presidente yan. paborito ni... At marami pating, ang dami pating sinasabi nila namang issue tungkol dyan sa human rights. Pero ano sinasabi ng... Biblia. Oo, kasi at the end of the day, di ba talaga ang base naman talaga dapat na ating mga ginagawa ay yung ano, yung kung ano ang salita ng Diyos. Diba? Dapat yung mga gagawin natin ditong batas, yung gagawin batas sa mga lawmakers eh o ng mga konsehal kung nasa barangay, 'di ba? Dapat ano 'yan eh, ang foundation ay yung salita ng Diyos para hindi namamali. Ito, ano po? Pero alam mo, ang ating batas talaga galing 'yan sa ano eh. Galing 'yan sa Bible lahat. Apo. Kailangan lang natin yung tamang pagpapatupad. Yes, tamang implementation. Yes. Apo. Yung tamang pagpapatupad. Kasi nga ako, minsan ay hindi napapatupad, ano? Yeah, hindi po napapatupad. Especially pagka nga ang umiral na ay yung, kasi yun nga, money talks, right? So, doon lumilisad at death palagi. Kasi yun talaga eh, yun yung root of all, ano, evil, di ba? Yes. Yung money. Uh-oh. Yan. Kaya, natutwist tuloy yung, ano, yung tama. Para ang tama nagiging, kung sino yung, kasi yun nga, may isa ako usap one time, sabi niya, yun talaga yung pananaw niya eh. Yun yung, kasi dapat irespeto yung pananaw niya, tama yun eh, yun ang tama sa, well, hindi gano'n. Kasi sabi ko, at the end of the day, ano ba yung tama niyang pinaninindigan? Oo, kaya kong unawain kung ano yung posisyon niya, pero hindi mo pwedeng sabihin sa akin na yun yung tama. Kasi sabi ko, teka. Kasi sabi ko, ang bottom line palagi dapat yung tama na ating pinag-uusapan ay yung absolute truth, yun, which is yung nasa Bible. Sige po, Pastora, pag-usapan natin yung human rights na yan, siguradong welcome na welcome yan sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasi yun nga po eh, kapag hindi tayo natin alam, ayun, pati tayo ay naliligaw at yung ating mga naririnig, tapos yun din yung mga pananaw ng mas marami, akala natin yun na yung tama, di ba, Pastora? Pero hindi ibig sabihin na pananaw ng marami yun na yung tama. No. Anyway, super no. Sige po, Pastora. Hindi talaga nakabatay doon sa nakararami. Apo, yes. Okay. Ito po, bibigyan daan natin muna ang ating regular segment na Food for the Soul. Mga natatanging paalala at gabay ng may kapal. Food for the Soul. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, study this book of instruction continually, meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Pwede rin itong version na to. Ito yung madalas natin sinasabi, Pastora, na version, no? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yun yung sa King James Version. Oh, ito na po yung Tagalog, ha? Ito nga, hindi ko nga ito alam dati eh. Ang sabi po, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ito po yung Bible. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ayan. Marahil, ano ang nire-remind sa atin? Pero siguro, well, yun nga, ako sabi ko, Pastora, dati hindi ko alam. Although, yung hindi na ano kasi, hindi naging, it's a must na dapat natin basahin. Hindi ganun yung aking, kinagis ng aral. Although, nire-remind, pero unlike yung ngayon na talagang it's a must, lalo na nung nabasa ko nga ito, na dapat pala talaga. And
noon kasi parang sapat na nga yung mga tradition, sapat na yung... Pero nung naintindihan ko, eto nga, itong Joshua 1:8, dapat po pala talaga. And then, yun nga, nag-guidean talaga tayo. Pero siguro, Pastora, ang tanong naman ng iba, kasi ang sinasabi dito, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Eh, sabi naman ng iba, ba't ako matsagana, matagumpay, ganyan, ang dami kong ganito, material things, pero hindi naman ako nagbabasa nung ano, nung sinasabi niyong Book of the Law, o nung aklat ng kautusan. So, yun, Pastora. Anyway, sige po, bigyan daan natin ang inyo pong pagpapaliwanag, kung ano ibig sabihin po nitong Joshua 1:8. Yes, yung sinasabi mo matagumpay, ang pananaw ng mundo, ang tagumpay ay pera, yaman, at yung pagiging famous. So, yun yung tagumpay, di ba? Yan yung sinasabi nilang tagumpay. Pero sa tagumpay, sa sinasabi ng Panginoon dyan, yung kapayapaan na nasa atin, sa kagalakan, yun yung hindi mabibiliin, Aida. Doon pa lang successful ka na eh. Pag yung ikaw ay may kagalakan, mayroon kang kapayapaan, na nakakatulog ka, kahit saan ka pumunta, nakapunta ka. Unlike nung pwedeng marami kang pera, pero hindi ka makakilos kasi nga, baka makidnap ka. O kaya naman, ay hindi ka masyadong masaya dahil puro ka trabaho. Para sa akin, hindi successful yun eh. O di kaya marami kang kaaway, Pastora, no? Kasi ang success, hindi lang nababata yan sa pera lang. Kasi yun ang world standard eh. Mm-hmm. Yung kayamanan at saka yung kasikatan. Yung prosperity, ganyan din ang world standard. Maraming pera, saka sikat ka, marami kang property. Pero yung prosperity, pwedeng health, pwedeng ikaw ay maraming kaibigan, yung bang, basta yung prosperity, hindi nakabatay lagi sa material eh. Ang world standard kasi lagi material, that you will prosper and successful. Gusto rin ng Diyos yun. Yung tayo ay maging prosperous in terms of material things. Pero mas gusto ng Panginoon o design ng Panginoon na tayo ay sumagana sa ating buhay spiritual. Buhay, kasi yung spiritual, madadala mo yan hanggang kabilang buhay. Pero yung yaman, kahit ano, hindi mo dadala eh. Yung kasikatan, hindi mo dadala yan kahit sa kabilang buhay eh. Diba? Kaya, ang prosperity and being successful sa buhay natin ay nakabatay tayo doon sa joy, peace, at saka yung ating buhay spiritual ay malusog. Sabihin ay punong-puno tayo ng salita ng Diyos na hindi mawawala kahit kailan. Ang hope ay matatapos lahat yan. Pero mananatili ay ang salita ng Diyos. Di ba? Heaven and earth will pass away, pero the word of God will last forever. Kaya ang salita ng Diyos ay talagang pagka pinagbulay-bulayan mo o you meditate it day and night, you will be successful and prosperous because as the Bible says, the word of God will last forever. So ibig sabihin, kapag tayo ay nag-meditate ng word of God, kahit tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang pinapaliwanag ko. Apo. Oo po. Kasi Pastora, di ba, ang gusto naman ng Lord, ano eh, yung parang masagana tayo spiritually and physically, di ba? Kasi ang based naman doon sa ating ang sinasabi ng Lord, yung kanyang, yung sa Jeremiah 29:11, di ba, parang, kumbaga, once talaga na sinunod natin ito, pinagbubulay-bulayan natin yung kanyang salita, yung everything will follow eh, kasi tama na yung, tama lahat yung ating gagawin, and since tama yung gagawin natin, madadala tayo dun sa gustong, sa pangarap or sa plano ng Panginoon sa ating lahat, di ba po? That parang lahat naman tayo ay create na may mga kanya-kanyang talent, skills, di ba? And yun yung gagamitin natin para yun nga, maging prosperous
physically dito sa mundo, di ba pastora, tama po ba yun? Yeah, oo. Mm-hmm. Kaya nga, yun ang mas concern ng Panginoon, kaya nga sa Matthew 6:33, sabi niya, chase the kingdom of God and His righteousness. And all these less important things will be added unto you. Kasi pagka lagi natin hinahabol kung ano yung righteousness ng Lord, yung kung ano sinasabi ng kingdom ng Panginoon, yung kanyang mga salita, nasang bagay na sa kanya less important yung material things, it will be added unto us. Kasunod na lang yun. Ayun, correct. Kasunod na yun. Okay. Oo nga, Pastora. Yan, that Matthew 6:33, napaka-importante po niyan. Kaya yung sa ating mga nakikinig ngayon, yun talaga, huwag niyo kalimutan yun. Dahil sabi nga natin po, ako based na rin sa karanasan ko, Pastora, talagang living word naman ang salita ng Diyos. At talagang pwedeng-pwede nating panghawakan. Ayun. Anytime. Walang pinipiling oras, no, Pastora? Yeah, oo. Ayan, okay. Sige po, so magbe-break muna tayo. Pero tayo bago tayo mag-break, ha, meron akong gustong i-appreciate, ano? Ah, sige po, go ahead. Bago na akong favorite sa'yo, yung egg pie. Nag-melt sa dila. It's not just creamy. It's melt in your mouth. Talaga? Oo. Bago ka ng favorite. Oo, na akong favorite. Nalampasan ba yung hopya? Oo. Sa dila. Isang ano po yun, yung pa rin yun, yung baker na yun. Galing niya talaga. Sabi mo nga, di ba, alagaan ko yung baker na yun. Yeah, oo. Ayun, sabi ko nga sa kanya, yun din yung talent na binigay sa kanya ng Lord. Kaya yun. May message ako sa iyo, ha. Titikman pa ako, eh. Sige po. Sige po. Commercial ko yun. Kasi totoo naman. Pagka hindi masarap, no comment ako. Hindi ako nagsasalita. Pag hindi masarap, opo. Pero lahat ano eh. Lahat kinomentan mo eh. Lahat ano eh. Di ba? As in lahat. Oo. Kaya... Lahat yun sa ibadan. Sarap. Yeah, opo. Yes. Oo nga pala. Hi, Doc Hannah. Thank you sa pamamakyal. Namakyal din niya si Doc Hannah eh. Ayun. Sige, Pastora, anong tawag? Mag-genius break muna tayo, no? Naisip ko kasi egg pie eh, na masarap. Okay. Sige po, magbe-break muna kami. Bibigyan na ng ilang paalala. Sa amin pong pagbabalik, syempre, paliliwanag na po ni Pastora Jenny kung ano ba yung human rights. Human rights. Ano ba ito? Yung human rights na version ni Digo? human rights. Ano ba ito? Na biblical. Yan. So, gusto niyo matuto ba? Gusto niyo matuto? Ayan. Hintayin nyo kami sa aming pagbabalik. Dahil promise, babalik po kami. Kaya i-promise nyo na hindi rin kayo matutulog. Sa halip, magme-merienda lang kayo. O sige, Kafred. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. Pamilya'y pundasyon ng lipunan. Ang tahanan, ang ating unang paaralan. At ang mga magulang ay silang huwaran. Ngayon, ating pakinggan si Jennifer Mia sa mga payo sa masayang pagpapamilya. Nagbabalik po ang programang Buhay Metro Tuesday Edition at kapiling pa rin po natin ang ating regular teammate tuwing araw ng Tuesday, si Pastora Jenny Mia, pero hindi niyo siya nakikita dahil may na-zoom tayo. Mahina daw yung internet dyan sa Antipolo. Anyway, tuloy pa rin po ang kanyang pagtuturo, pag-share ng information, pag-educate sa ating mga tagapakinig. Ngayon ang kanya pong ibabahagi, ano ba ang ibig sabihin ng human rights sa Bible? Oh, go ahead, Pastora Jenny. Yeah. Ito ay galing din sa compelling truth, ano? Ang sabi sa yung biblical view of human rights. It is difficult to speak definitely about human rights because it's such an esoteric, or sabihin natin, it's about reconciling, no? Or reconciling topic, no? Subject to personal opinion, historical precedent,
And situational ethics, no? Ito yung tinatawag nilang human rights. Personal opinion, historical, situational ethics to. Human rights are those things that people naturally deserve by nature of their identity as a human being. Oh, alimbawa, as a human being, alimbawa, customer ka sa isang, sabihin natin, sa isang grocery, tapos nagreklamo ka. Mali nga naman na ibigay, or it's either sira yung naibigay. So, human rights, no, may karapatan tayo na palitan or isole. Ang tawag doon ay situational ethics, di ba? Hindi yung situation. Consumer rights. Yeah, that's human rights. Or it's either personal opinion yung human rights, so pagiging meron kang karapatan yung sa personal mong opinion. Kaya nga, di ba, lagi natin narinig yung walang kontrahan. Di ba yung mga ganun? It's your right, no? Katulad ngayon, kaya ako nabanggit to, kasi nga, may iba-ibang gustong kandidato, may iba-ibang, na kung minsan, magkakahiwa-hiwalay ang magkakaibigan dahil meron silang kanya-kanyang gusto na iboto. Apo. Pero, as a human, it is your right na magkaroon ka ng choices. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin kapag ito ang choice mo, away na tayo. Correct. That is your personal opinion. Mm-hmm. And that is human right. Mm-hmm. Or it's either historical precedent. Ibig sabihin, yung pagkakasunod-sunod, yung ito yung nangyari. So, yung mga sumunod na, ito na yung mangyayari pa uli. So, anong gagawin natin? For example, tayo ay sabihin natin na nakugkog tayo ng mga Kastila for about 400 years. So, sabihin, 300 mahigit na taon. So, dahil na ito ay nangyari sa atin, kultura nila, minsan pananalita nila, di ba katulad ng kutsilyo, kutsara, hindi naman atin yun eh. Mm-hmm, mm-hmm. Di ba? So, nagagamit natin yun because that is historical precedent. So, ang tawag doon, it is our right na magamit din yung kanilang lingwahe kasi ito yung ipinamulat sa atin nang tayo'y bata pa. Kasi hindi naman natin talaga alam kung anong tunay na Tagalog, no? For example, kusina, ano ang Tagalog sa komedor, yung mga kutsilyo. Sige, kutsilyo. Ano Tagalog nun? Kutsilyo? Teka. Wala. Panghiwa. Panghiwa. Tama ba? Hindi. Marami pwedeng panghiwa. Pwedeng gunting. Yeah, gunting. Meron talagang Tagalog na gunting. So parang, tayo, yung mga iba't ibang lingwahe. Halimbawa, meron tayong lingwahe na galing sa China. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Yung mga, iba-iba talaga, ang dami. Pero, are they going to judge us na nagagamit natin ng kanilang mga salita? Of course not, because that is historical precedent. Diba? Mm-hmm. So that is our right na magamit din yung kanilang mga salita kasi ito yung kinalakihan natin, historical precedent natin. So yun yung human rights. No? It is a people naturally deserve by nature of their identity as human beings. But from an entirely ethical standpoint, our only right is that of eternal damnation because of our sinful nature. Okay, mm-hmm. Ang totoong karapatan natin sa Biblia, tayong lahat dapat mapupunta at makokondemn tayo because we are all sinners. Mm-hmm. Walang perpektong tao, kundi lahat tayo makasalanan. Mm-hmm. So ito yung standpoint natin, the human rights are what we should have by nature of being created in the image of God. We were created in the image of God. Ito, rights natin to, na masabi na tayo nilalang ng Diyos talaga. Mm-hmm. Pero the only rights are to be able to multiply, use the earth, and to rule over animals. Ito yung pwede natin gawin lahat. And those are rights given to mankind, not necessarily individual. Okay. Ang rights natin, magamit natin yung mundo. Pag umulan sa atin, sa Pilipinas, lahat tayo nauulanan. Opo. Nasisikatan ng araw. Mm-hmm. Rights natin lahat yun eh. No? Pero pagdating sa biblical standpoint, mm-hmm. There is no right. There is only what God intended for us to have.
makikita natin yung lifestyle natin, no? Ang dapat na lifestyle natin ay God-given lifestyle. Iyon ang human right. God-given lifestyle. Mm-hmm. Ano ba ang lifestyle natin? Okay. Mm-hmm. Ano ba dapat natin maging lifestyle? We are created in the image of likeness of God. Kung tayo ay ginawa ng Diyos na in His image, ano ba ang dapat nating lifestyle? Mm-hmm. Aida. Anong dapat? Ano? Eh, siyempre, dapat godly tayo, di ba? Yung nagbabasa ng Bible. Banal, dapat tayo magpakabanal. Ang Diyos ay godly. Matuwid. Dapat tayo maging matuwid. Kaya lang ang naging problema natin, pumasok ang kasalanan. Mm-hmm. Di ba? Pumasok ang kasalanan. At ito ay dahil sa pagiging disobedient ng ating mga magulang. Walang iba kundi si Eva at si Adan. Mm-hmm. Kaya most of the rights identified by the lifestyle of God ordained are not universal. Hindi pangkalahatan. Bakit? Kasi nga hindi lahat nakakasunod. Mm-hmm. Hindi lahat nakakasunod. Pero ang Diyos may binigay na batas. Okay, doon tayo magsisimula. These are the situations that God has designed for our benefit. For example, oh, ito yung una natin. Ha? Ito yung human rights ng lahat. Marriage, no? The Genesis 2:24, that is why a man leaves his father and mother and is united with his wife and they become one. Ito yun. Isa sa rights natin ay magkaroon ng asawa sa buhay na isa. Mm-hmm. Sabi doon, united with his wife and they become one. That is human rights. Pero hindi human rights nung magkaroon ng maraming asawa. Mm-hmm. Ay, di ba? Sige. Joke lang. That is according to the Bible. Mm, ako, yung usapang Bible nga pala tayo ngayon. Baka kasi ano eh. may magano sa araw sabi, ay hindi ganun ang aming kultura. Pero ang pinag-usapan po natin ngayon kung ano yung nasa Biblia. Nasa Bible. Opo. Yung marriage. Biblical standard. Yeah, biblical standard. That is why a man leaves his father and mother and is united with his wife and they become one. Mm-hmm. Okay, yun yung sa marriage. Tapos, sa family naman, sa Psalms 127:5, blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Ano ba yung quiver na yun, no? So, makikita natin talaga pag pamilya, talagang kailangan ay sama-sama. Feels his quiver. Kaya ako, Aida, talaga, pagka tatanungin mo ako, hindi naman ako, ayokong magsalita ng tapos, no? Pero, yun kasi nangyari sa amin, ayaw talaga namin na magkahiwa-hiwalay kami. For example, nung maliliit pa mga bata, hindi naman ganun maayos ang buhay pa namin. I mean, mga resources namin. So, my family encourage me na pumunta sa ibang bansa kung saan nandoon sila. I will not mention the country, no? But it's the first world. Sabi nila, magtrabaho daw ako doon para mga anak ko mapag-aral ko kasi ganyan na nakita namin, mahirap kami na mapaaral namin mga anak namin, kawawa naman daw. Pero sa amin kasi ni Pastor, ang aming yung feels the quiver, no? Kami. Ayaw namin maghiwa-hiwalay kami kasi family nga, ibubuo kami ng family tapos at saka ngayon aalis ako. Mm-hmm. Diba? So, sabi ko, hindi po ako pupunta dyan kasi naniniwala ako kung sino yung Diyos niya dyan, Diyos din namin. At ang Diyos ay magpo-provide sa amin ang lahat ng aming pangailangan. At nangyari nga, kasi yun yung disenyo ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ay napatapos naman namin yung aming limang anak, Aida. Mm-hmm. At ito ay biyaya talaga ng Diyos. Mm-hmm. So yun yung sinusunod talaga yung prinsipyo ng Biblia sa human rights. Ito yung karapatan eh. Mm-hmm. Then opportunity to work, no? In 2 Thessalonians 3:10, ito medyo masakit, Aida, no? Mm-hmm. Bakit tayo nagtatrabaho? Sabi to sa 2 Thessalonians 3:10, even while we were with you, we gave you this command, those unwilling to work will not get to eat.
Sabi dito. Yung daw ayaw magtrabaho, wag. Kumain. Kumain. Mm-hmm. Bawa. Oh, ang tama, huwag kumain. Yes. Huwag kumain. That is human right. Kailangan talaga magtatrabaho ang tao. Mm-hmm. Yun yung kaya nga po doon sa ating mga tagapakinig. Kayaan po natin yung ating mga anak magtrabaho para po, alam po mahal natin ang ating anak, pero kung minsan hindi po natin na ibibigay talaga yung karapatan nila na mabuhay sila. Nang normal. Sabi natin, oh, mayaman naman tayo eh, huwag talaga magtrabaho. So, anong nangyayari? Minsan napapariwara ang mga bata. Mm-hmm. Kasi nga, alam naman nila na the parents can, ano, give them all the what they need. Mm-hmm. So, nangyayari, nagda-drugs hindi na sila nagtatrabaho. Pero ang biblical, sabi doon, ayaw magtrabaho, wag kumain. Ulitin ko pa. Ulitin mo pa. Bawal kumain ng tamad. Yon. Masakit lang sa tenga. Bawal pero, kumain ang tamad. Yon. Oo, bawal nasa kumain Bible po. Tamad. Mm-hmm. So, another one is to be part of a group for safety and identity. Diba ang Biblia may sagot talaga? Numbers 33:54. Mm-hmm. You must distribute the land among the clans by sacred lot and in proportion to their size. A larger portion of land will be allotted to each of the larger clans, and a smaller portion will be allotted to each of the smaller clans. The decision of the sacred lot is final. In this way, the portions of land will be divided among your ancestral tribes. To be part of a group for safety and identity, yun ang one of the human rights. Pero anong nangyayari sa ating bansa? May napapansin ka yung mga greedy, yung nagkakamkaman na mga lupa? Apo, yung mga land grabber. Yes, hindi kalooban ng Panginoon yun. Yes. This is one of the human rights. Like sinasabi talaga ng Biblia, ibigay talaga kung anong nararapat sa kanila. Kaya lang ang pastora, di ba ang sinasabi, parang, kinagisnan ko to na amin to. Tapos, siyempre, ginamit niya ng tama na paunlad niya. So, siyempre, nag-accumulate yung pera na minana din nila. So, parang, nadagdagan yung pambili nila ng lupa. So, kaya dumami ng dumami ang aming lupa. So, Kung yun naman ay legal, walang problema. Pero Apo. Yung kumukuha ka ng hindi sa'yo, Apo. Ang sabi dito ay, that's not part of human rights talaga in the Bible, no? Mm-hmm. Kaya nga, kasi nga fair ang Diyos eh. Fair talaga ang kung sino may malaking angkan, ibigay yung malaking portion sa kanila. Kung may maliit angkan, ibigay yung maliit na portion sa kanila. Yun yung, yung paghahatian nila ng lupa. Pero, in our case today, fair, di ba? Fair talaga, halimbawa, lima kayo magkakapatid. I-divide mo sa lima. Oo, ganun nga ginawa sa amin po. So, yun yung kasing nasa sa Bible. At the same time, yun yung batas natin. Yun ang batas natin. Mm-hmm. Kaya pag tinignan mo talaga ang human rights, galing yan sa Biblia eh. Mm-hmm. Everything, galing sa Bible. Even our law, yung ating mga batas ngayon, galing pa rin sa Biblia yun eh. Mm-hmm. Yun ang, yung buod niya, yung, di ba? Oo. Yeah, these rights are things that may be taken away by the side effects of living in a sin-filled world. Yun na nangyayari sa atin. Because of sin, nawawala na talaga yung karapatan ng ibang tao. The right to marry can be thwarted if suitable partners are beset by sin or not available, or if the object dies too young. Family may be impossible if infertility is involved. So, minsan, hindi nga kayang mag-anak. So, hindi na kapag sabihin natin na hindi nakakapagbigay talaga ng pamilya, I mean, maraming anak, because of infertility. Mm-hmm. So, ano nangyayari? Nagkakaroon ng mga divorce, nagkakaroon ng mga paghiwalay. Mm-hmm. O kaya, ngayon naman, work can hard to find, kaya hindi ka nagkakatrabaho, kasi ang hirap humanap ng trabaho ngayon. None of these things are necessarily the result of particular malicious acting. Ngayon nangyayari. But the slow degradation of society and genetics due to sin. So, ang bagsak pa rin nito, Aida, dahil sa kasalanan, hindi natutupad yung iprograma ng Diyos na
human rights. Okay. Uh-huh. Oh, human yeah. rights as opo, opo. God-defined justice. Oh, yeah. Kasi, like, kunyari, yun nga po sa yung pamilya, di ba? Dahil sa kasalanan, dahil nagkakasala yung it's either yung babae or lalaki, di ba? Kahit may asawa na siya. So, ayun. Mm-hmm. So, hindi niya nga na isa sa pamuhay yung human rights na na nasa Bible. Oo. Kasi nga, because of sin. Because of sin. Diba? Katulad din yung pagkapartihan ng mga lupain. Mm-hmm. Because of sin. Because of greediness. Kaya nasabi sa Bible, the love of money is the root of all evil. Ang pera ay tool lamang importante sa atin. Kasi na ipanglibili natin. But the love of money is the root of all evil. Diba? Mm-hmm. Kaya may mga pumapatay, mayroon nagkakahiwa-hiwalay because of money. Diba? Uh-huh. So yun yung ano, nakikita natin. Because of sin. Na dapat sana isa lang pamilya mo, pero because of sin, that is temptation, hindi nangyayari yon. So yung lahat ng mga bagay na yon talaga, ay dapat sana na makukuha nating mga tao, pero dahil nasa kasalanan, ay nawawala na talaga sa linya ng kalooban o kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, yung human rights natin as God-defined justice, no? May defined justice talaga. Pinamohan. One of these is to not be murdered. Yung hindi ka dapat pumatay. That is in Exodus 20:13. You must not murder. Huwag kang papatay. Diba? Saan galing yan? Sa Bible. Mm-hmm. Kasi kung sinabi ng batas natin, o pumatay ka kahit sino. Pwede gawin ng tao yan. Pero dahil nga, meron tayong God-defined justice, ito yung huwag kang papatay. So, ang mga tao ay talagang takot na pumatay. Pero bakit pumapatay? Because of money. Tingnan mo, Aida, lahat talaga ng usually mga cases natin sa murder because of money. Mm-hmm. Yeah. Diba? Mm-hmm. Yung hold up, yung mga robbery, yung kidnap. Because of money. Mm-hmm. Yes. Kaya yung dapat sana na na-enjoy ng mga tao na hindi pagpatay ay nangyayari. This is the defined justice of God. Do not be robbed. Huwag ka magnanakaw. You must not steal. Exodus 20:15. You must not steal. Huwag kang magnanakaw. Sabi ng mga tao, naku, nami magnanakaw dyan. Mga korap yan. Diba? Alam mo na yon. Alam mo na yun, Aida. Huwag na natin elaborate dyan. Samantalang isang nakulong ay nagnakaw lang siya ng isang lata na luncheon meat dahil nga nagugutom ang kanyang pamilya. Pero nakakulong siya. Pero yung isa, milyon-milyon, bilyon-bilyon ninanakaw, hindi siya nakakulong. So sabi nila, is God a God of just? Maliit, ako ang sabi ko, Aida, maliit o malaki ang ninanakaw mo, nagnakaw ko pa rin. Pareho mm-hmm. yan. Mm-hmm. Pareho lang pareho yan. Pareho lang po. Yes. Pareho lang talaga yan. So, makita natin ang Diyos talaga fair eh. Mm-hmm. Akala lang yung iba ay hindi fair ang Diyos. Yung iba na nagnakaw ng malaki, eventually magbabayad din niya. Kasi yes, what yes. you saw, you will reap. Kung ano tinanim yes. mo, aanihin mo. Yes, yes. Mm-hmm. Kung ano tinanim mo, aanihin mo. Pag nagtanim ka lang, ano, ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Pag nagtanim ka ng pride, aani ka ng pagbagsak. Because yeah. pride goes before destruction. Apo. Mm-hmm. Kaya napakaliwanag na kung ano tinanim mo, aanihin mo. Mm-hmm. Okay. Napakahalaga napaka pong ano eh, maunawaan talaga yun ng mga tao na pareho lang, maliit or malaking pagnanakaw, pareho pa rin yung pagnanakaw. Pareho pa rin yun. Pareho pa rin. Yes, yes. Hindi kasi pwedeng sabi mo, ako, ito lang ninakaw ko. Siya, mas malaki ninakaw ko. Pero, bottom line, pareho kayo nagnakaw. Mm-mm, oo. At, ang, yun nga, ang sinasabi naman sa atin, hindi tayo pwedeng mag-judge dahil si Lord lang ang may, ano. Kasi sabi, yun, babalik pa rin doon sa salita ng Diyos na, yun nga, kung anong tinanim natin, eh, siya nating aanihin. So, okay. Go ahead. Alam na natin yun. Yes. Another thing is to not be insulted, no? Matthew 5:22.
But I say if you are even angry with someone, you are subject to judgment. If you call someone an idiot, you are in danger of being brought to, before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell. Grabe to. Pagka ikaw ay nang insulto ng iba, kaya ano, napakahalaga na malaman natin na huwag tayo mang iinsulto ng mga tao. Mm-hmm. O, huwag ka mag-iinsulto ng mga tao. Bawa, kung ikaw naman ay galit sa iba, ibang tao, eh, magpatawad ka na para hindi ka mahusgahan. Pag may nagsabi sa iyo na you're an idiot, delikado kasi pwede ka palang madala sa court. Grabe yan, ha? Yung court, ibig sabihin, it's a libel. Mm-hmm. Libel yun eh, yung nagsasalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo. It's a libel, no? Mm-hmm. At kapag kinurse mo yung iba, ay you are danger of the fires of hell. Ibig sabihin, pag sumumpa ka ng ibang tao, delikado ka pag hindi ka nagbago. Ito, that this is biblical. So not be insulted. Never insulted a person or human being. Kasi it's a human rights at ito'y defined. God defined justice. Kaya Aida, talagang ingat tayo. Kaya kung may nang-iinsulto sa atin, si Lord na bahalang maningil doon. Huwag na tayo maningil. Yeah. Aida. Huwag natin patulan. Huwag natin patulan. Kasi talaga, parang do not stop down on their level, di ba? Kasi ganun na nga sila, tapos papatulan mo pa, pareho na lang kayo. Mm-hmm. Kaya pag ininsulto ka, tumahimik ka na lang. Huwag ka na lang magsalita. Tsaka hindi dapat, yes. Kailangan mabura sa mga isipan ng maraming tao na parang pag ginawan, kasi parang yun nga, siyempre masakit talaga na magawan tayo ng masama or yung masaktan tayo. Pero, kasi ang tendency talaga natin palagi is yung maghiganti eh, balikan din eh. Oo. Oh, okay. Talagang hirap nung hirap bumato ng tinapay eh. Gusto mo din ang... Pero ang nasa Bible nga po, tinapay. Magdaling sa iyo, marami kang tinapay. Oh, kaya binabato ko lang tinapay. Pero matigas sa tinapay. Malabat ako. Hindi, joke lang. Yun nga po, hindi, kasi talaga, Aida, napakasakit pag na-insulto ka eh. Talaga, totoo. Apo. If you were insulted, ewan ko, ikaw, maraming beses ka na ba na-insulto? Hindi ko na nga mabilang eh. Ako rin, maraming beses na ako ng puso. Minaliit. It's okay. It's okay kasi ano naman yun eh. Kanya-kanyang pagbabayad din kay Lord eh. Opo. At saka sa akin, ang lagi ko din iniisip doon is hindi naman siya yung judge ko sa huling the end of the day, di ba? Hindi siya ang judge ko. Mag-judge sa akin. Right. Doesn't matter to me. It doesn't matter. Mapagtanggol mo man ang sarili mo. Oo. Anong-ano nun? I mean, yes, wala rin eh. Nun? Wala rin na yan. Napagod ka lang. Apo. Yung mga tao nang i-insult, it's okay. It's okay. Kasi wala naman tayong benefit doon eh. Baka maging ano pa, kapahamakam pa natin yun ng ini-insult tayo. At madalas, ginagamit pa ang social media to insult you. Apo. At saka magparilig sa'yo. Apo. Which is very unethical at against human rights yun. Yung magpaparinig sa Facebook. Mm-hmm. Hindi maganda. Yung mga tao po out there dyan, ha? Yung mga madalas mag-FB post ng kung ano-ano. Kung alam mo na nagpapatama ka, hindi maganda yan. Kasi you're insulting other people and it's not a defined justice from God. Human rights natin ito eh. Kaya mo, nagkakaroon ng napakaraming away sa Facebook. Opo. Yes, because of that, no? So never insult others. Opo, lalo na ngayon. Never insult others, no? Huwag na huwag po tayo mang-iinsulto ng iba. Alam niyo kung bakit? Opo. Kapag tayo iniinsulto mo ang ibang tao, iniinsulto mo ang Diyos. Yun po yung dapat maano eh. Kaya nga nagtataka ako sa isang... We are created in the image of life and likeness of God. Kaya kapag ka iniinsulto mo ibang tao, or you belittle that person, minamaliit mo yung taong yun. Minamaliit mo rin ang Diyos. So, it's not our loss, Aida. Opo. Kaya nga nakakapanghina, nakakalungkot na merong mga declared na Christian na mga
para yun nga yung, ayoko na magsalita, but, diba, sinasabi pa na ito tumatakbo sa mataas na posisyon, but, pero hindi, diba, parang kung naiintindihan talaga natin yung sinasabi dun sa Bible, kasalanan talaga yun eh, diba? Kasi sana, sana maintindihan. Ano po? Pagsasalita ng ano, ng hindi maganda sa ibang tao. Oh, pag-ingat tayo, kasi, you're insulting the creation of God. Yes. Baka tulad mo, iinsultuhin kita. Opo. And ang nangyayari, iniinsulto ko ang Diyos kasi you were created by God eh. Ayan. So ako din, iniinsulto yun. Kaya ako, ang dali kong magpatawad. Tapos na, ayoko nung pinahahaba pa. Kasi it's my loss kapag nagpahaba pa ako ng mga sitwasyon na hindi maganda. Opo. Naku, Pastora, pasensya ka na. Oo, ang sarap ng ating kwentuhan. Pagpapaalala sa... Ituloy na lang natin yan. Opo, oo. Napakahalaga po niyan eh. Kasi ngayon, yan talaga, yan ang trending. Yan ang trending. Oo, kaya itong napili ko. Because of this, ano, election. Election, yes. Ang dami sa mga naiinsulto, marami nag-aaway-aaway. Opo. Which is not the will of God. Hindi will ng Lord dyan. Apo, apo. Yun, kaya tuloy natin po yan, Pastora, kasi pasasaan ba at mauunawaan din ng ating mga kababayan yan. Kapag talaga namang sincere sila na maunawaan kung ano yung tama, ano nilalaman ng Bible, ituturo sa kanila yan ang Panginoon. Yes. Okay. Sige po, Pastora, paalam na po tayo. Okay. Para po sa mga tagapakinig natin sa ating pong pamilya pa rin, naniniwala po ako, ang Diyos po ay... is a God of justice. Alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Ang higit sa lahat yung ating pong sariling pagkatao sa harapan ng Diyos sapagkat kanya-kanya po tayo ng accountability sa harapan ng Diyos. Kahit pagtanggol pa natin ang ating sarili, ngunit tayo po ihaharap sa Diyos at yun po ang ating pong dapat maunawaan. We have our own personal accountability before God. Kaya po ang Biblia ay hindi tahimik sa lahat ng bagay na ito. Kaya nga po lagi nating tatandaan, there is always hope in the word. Laging may pag-asa sa salita ng Diyos sapagkat pwede magbago ito ng tao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Pastora Jenny nagsasabi sa inyo na pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Salamat, Pastora. Salamat all. Susunod na po si Sis Loli Acosta sa kanyang programa, Ang Sulong na Bayan, mula sa Mindanao. Yan, ang tabayanan niyo po siya. Ako si Aida Gonzalez, sa ngalan ni Pastora Jenny Mia, nagsasabing marami po salamat. Magandang hapon. To God be the glory. Bye! Buhay Metro!